beloved brother Joel Besana sa kanya pong patotoo. Praise the Lord, hallelujah. Ang mataas na pagpupuri, pagwalakati, itangin sa ating dakilang Diyos sa buhay, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. At ako po'y nagpapaabot ang dubling pagalang sa ating minamahal, galang-galang mahal pastor, Lord Joshua Dalmeda, the interpreter of the loving God, at sa lahat po ng mga beloved children, praise the Lord, hallelujah, isang mga palang hapon po sa inyong lahat, at sa lahat po na ginagamit sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos na buhay, sa mga beloved workers, hallelujah, sa lahat po, mga kapatiran, mga baguhan, mga datihan, maging sa nanonood ng gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, praise the Lord, hallelujah, isang magpalang hapon po sa ating lahat, amen, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, at talagang mga minamahal, praise the Lord, hallelujah. Ang balak ko nga po mga minamahal ay sa Sunday na po ako magpatotoo, ngunit ito po yung kalooban ng mahal na Panginoon upang maihayag ko ang kanyang kabutihan sa aking buhay na mula na makakilala ko sa gawain ito mga minamahal. Amen, praise the Lord, hallelujah. Alam mo mga minamahal, bago ko natagpuan ang gawain ito mga minamahal, praise the Lord, na mayroong akong karamdaman na hika mga minamahal na kung saan yung hika ko na walang kagalingan mga minamahal. Dahil po nung time mo mga minamahal, nung bata po ako mga minamahal, hindi po ako pwede sa mga matataas na dosis ng gamot po mga minamahal dahil nanginginig pong aking katawan mga minamahal. Hanggang sa nakarating nga po ako sa ibang bansa mga minamahal, na ganun din po mga minamahal. Talagang sa ibang bansa wala pong pakialam yung mga doktor mga minamahal kung anong binibigay nilang gamot mga minamahal, at naranasan ko po yung mga minamahal, talagang nanginig ang aking katawan tuwing umiinom ako ng gamot mga minamahal. Ngunit nung ako'y nakakilala sa gawain ito mga minamahal ng ating dakilang Diyos na buhay, praise the Lord, hallelujah, na ako'y nabautismuhan dito mga minamahal 2010 January po yun mga minamahal. Simula nun po mga minamahal, pinagaling ako ng ating dakilang Diyos sa buhay, praise the Lord. Naming kahit anong tablet mga minamahal, bagamat hindi bawal po ang uminom ng gamot, ngunit ang pagpapala mga minamahal, yung pagtitiwala natin sa ating dakilang Diyos upang tayo gumaling mga minamahal, nandun po ibinigay ko sa ating pinamamahal ng Panginoon ang aking buhay mga minamahal. Kaya maraming maraming salamat sa ating dakilang Diyos sa buhay, praise the Lord, hallelujah. At ako din po mga minamahal, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Noong 2010 mga minamahal, ako'y nakarating sa Jeddah sa Saudi Arabia mga minamahal. Alam po mga minamahal, almost 1 year pa lang ako sa Saudi mga minamahal. Ako'y magpapadala ng financial para sa aking mga loved ones, maging sa ating dakilang Diyos na buhay, praise the Lord, hallelujah. Habang ako'y nag-aabang ng taxi mga minamahal, bigla na lang may pumarada na isang kotse mga minamahal. Hindi ko po akalain na kulurong po yung taxi mga minamahal. So, hindi ko makita yung tao ko dahil tented po yung salamin po mga minamahal. Pagpasok ko sa loob, may dalawang lalaki na nasa harap at nasa aking tagiliran mga minamahal. Parang wala ako sa sarili ko ng time mo mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, wala pang isang minuto, nagkaroon na ng budol-budol doon sa loob ng taxi mga minamahal. Kitang-kita ng dalawang aking mata mga minamahal na hinulog nung sa harap yung pera na isang bandel mga minamahal. So dinampot ng aking katabi mga minamahal. At wala po ako talaga sa isip ko kung ano nangyayari mga minamahal. Nung nagkana na po yung taxi mga minamahal, bigla na lang sumigaw yung nasa likod. Sabi niya, nawawala yung pera ko. So, dahil malalaking tao po mga minamahal, bigla nagulat po ako mga minamahal. Nandun yung bilang tao, nandun yung takot mga minamahal. So, sabi niya, nasa yung pera mo? Akin na. Alam mo mga minamahal, inabot ko yung wallet ko mga minamahal para akong sunod-sunuran mga minamahal. Nung binigay ko na mga minamahal, sabi ko, tatawag ako ng pulis. Bigla akong binaba mga minamahal ng dalawang lalaki mga minamahal. Pagbaba ako doon mga minamahal dahil sa Saudi mga minamahal, wala pong pakialam yung mga tao sa paligid mo mga minamahal. Alam mo po mga minamahal, ang pagbaba ko, talagang iyak ako ng iyak sa mahal na Panginoon Jesus. Hindi ako nalulungkot doon sa financial na ibibigay ko sa aking mga loved ones. Yung nasa isip ko yung para sa mahal na Panginoon Jesus, yung ibibigay ko sa mahal na Panginoon Jesus na wala mga minamahal. So sa madaling salita mga minamahal, tumawag ako sa aking amo, sabi ko, na-hold up ako, nawala lahat ang sahod ko. Kaya agad-agad ako pinabalik ng aking amo doon sa aming restaurant mga minamahal.
So inimbestigahan po ako, mga minamahal. Alam niyo po, bago mga minamahal, ako bumalik sa restaurant, mga minamahal, talagang paikot-ikot ako sa lugar doon, mga minamahal, dahil nahanap ko yung kolorong na taxi, mga minamahal. Hindi ko po talaga nakita, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nung nandun na ako, inimbestigahan ako ng aking amo, alam niyo po, mga minamahal, isa lang ang tinanong sa akin, mga minamahal. Sabi niya, magkano bang nawala sa'yo? Sabi ko, lahat ng sahod ko, pati overtime ko, nawala. Alam po, mga minamahal, sa loob ng 2 oras, mga minamahal, malaking halagang perang nawala sa akin, mga minamahal. Sino? Kung hindi tayo anak ng ating pinamamahal na Panginoon, wala po magbibigay sa atin ng ganun, mga minamahal. Ngunit, ako'y napapasalamat sa mahal na Panginoon, dahil kung magkano yung nawala sa akin, ganun din ang binalik ng ating dakilang Diyos. Napakabuti ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, bago nangyari po yung nangyari sa akin, mga minamahal, yung isa ring crew, mga minamahal, ng ibang restaurant, mga minamahal, ganun din po ang nangyari sa kanila, mga minamahal. Ngunit, talagang grabe, mga minamahal, dahil nung kinuha yung pera niya, mga minamahal, natagpuan na lang siya sa desierto, mga minamahal. Last na yung mga katawan niya, inano ng blade, mga minamahal, at talagang pinatay po sa mga minamahal. Alam mo, mga minamahal, talagang umiiyak ako sa mahal na Panginoon. Hindi lang yun doon sa pagpapala, mga minamahal, yung binigyan pa ako ng buhay ng ating minamahal na Panginoon. Alam mo, mga minamahal, pag pinatay ka doon, mga minamahal, parang hayop lang, mga minamahal. Ngunit ako, mga minamahal, nalarito sa inyong harapan, nagpatotoo, buhay ang ating Diyos. Wala siyang katulad, mga minamahal. Hallelujah. Alam mo, mga minamahal, sa almost 11 years ko sa mahal na Panginoon, napakarami pagpapala ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Natunay na hanggang ako'y nakarating ng Dubai, mga minamahal, dahil nakapasok ko sa malaking company, mga minamahal. Doon, mga minamahal, talagang ipinakita ng mahal na Panginoon ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos sa ating mga kababayan, mga minamahal. November 16, Tuesday po yan, mga minamahal. Nang ako'y pauwi sa aming tahanan sa building po, mga minamahal, tumawag ang aking kasama sa kwarto, mga minamahal. Sabi niya, kuya, umuwi ka na. Yung building natin nasunog, yung pinakaplat. Alin po, mga minamahal, nagmamadali akong umuwi, mga minamahal. Alin po, mga minamahal, pagdating ko sa aming lugar, mga minamahal, kung saan ako nakatira, mga minamahal, nakita ko, bawal na pumasok, mga minamahal. Naka-redline na po, mga minamahal. Sumadaling salita, kinabukasan pumunta ako, mga minamahal. Nahabang ako eh, pupunta, mga minamahal, doon sa building na nasunugan, doon na lang sa mahal na Panginoon, mahal na Panginoon, pag-ingatan mo yung passport ko, kasi mga minamahal, nung time po, mga minamahal, nandun yung passport ko nasa loob ng aparador, mga minamahal. Alam mo yung mga minamahal, yun po yung inuna kong pinuntahan, mga minamahal, at alam po, mga minamahal, na nasa ilalim lang po ng bag po yun, mga minamahal. Sa ibang bansa po kasi pag nawalan ka ng passport, malaking pera mababayad mo, imbestigahan ka pa kung paano nawala yung pera mo, yung passport mo. Kaya alam mo, mga minamahal, nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon. Alam po, mga minamahal, yung bag, sunog na sunog, mga minamahal. Wala ka mapakinabangan. Yung sa ilalim po, mga minamahal, passport po yun, mga minamahal. Wala po yung gas-gas, mga minamahal. Pinag-ingatan ng ating dakilang Diyos na buhay. At alam mo, mga minamahal, ang himala pa ng mahal na Panginoon, dahil lagi kong katabi yung Bible kong maliit, mga minamahal. Hindi ko pa po siya nalagyan ng cover, mga minamahal. Sunog na sunog yung building namin, mga minamahal. Alam niyo po, doon ang ibang Musliman doon po, mga minamahal. Mayroon po silang Biblia nila, mga minamahal, isang Quran, mga minamahal. Alam mo po, mga minamahal, doon sa aklat nila, mga minamahal, na binabasa, halos wala ka nang mabasa dahil sobrang sunog, mga minamahal. Ngunit ang ibang lingkod, yung Bible ko po, mga minamahal, yung kumot, sunog na sunog. Ngunit ang Biblia, mga minamahal, amoy usok, walang gasgas, buong-buo, mga praise minamahal. Dahil nandoon ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ano yung mga minamahal, nilatag ko, pati uniform, mga minamahal, yung hanger ko, mga minamahal, ang yung hanger, mga minamahal, ng uniform ko. Dahil po, bakal po yun, mga minamahal, uso yung mga bakal na hanger doon sa ibang bansa, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, may plastic po yung mga minamahal, yun sunog na sunog. Pero yung uniform ko, mga minamahal, hindi na sunog, mga minamahal. E tela lang po ito, mga minamahal.
Dahil sa himala ng ating pinamamahal na Panginoon, ipinakita sa ating mga kababayan kung gaano kadakila ang ating pinamamahal na Panginoon. Inilatag ko pati ang Biblia, mga minamahal, na nakikita na ating mga kababayan. Sabi niya, totoo, ang Biblia, niminsan hindi masunog yan. Talagang totoo ang kapangyarihan ng ating pinamamahal na Panginoon. Kahit kami malayo, nasa ibang bansa kami, naabot kami ng panalangin ng ating beloved pastor, beloved children, sa inyo mga minamahal. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa ating pinamamahal na Panginoon sa mga pagpapalang kalakasan, higit sa lahat sa spiritual blessing na ipinagkalob ng ating pinamamahal na Panginoon. Ang lahat ng kapurihan at pagpapala at kapangyarihan ay aking pinababot sa ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord.